Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Siya nga pala, Monica, malapit na ang graduation mo. Hindi magtatagal ay magtatrabaho ka na. Umaasa ako na tutulong ka sa akin para makapagpatuloy sa pag-aaral itong kapatid mo. Oo naman, Itay. Kahit hindi ninyo sabihin sa akin, yan ang gagawin ko dahil gusto ko makaahon tayo sa hirap. Tama ka, anak. Kayo na mismo ang makapagpapatunay na mahirap ang maging mahirap. Oo nga po, Itay. Lait-laitin ng mayayaman ang mahirap ang buhay. Kaya nga, mga anak, naranasan ko na ang lahat ng klaseng pang-uuyam at panglalait dahil lamang mahirap ang buhay ko. Bakit nga po ganun, Itay? Bakit napakadalib para sa isang mayaman ang laitin ang isang mahirap? Pero ang mahirap, hindi niya kayang laitin ang mayaman. Bakit po ganun? Kasi nga, ang mga mayayaman may kaya sa buhay. E ano naman, kung may kaya sila sa buhay, dahil lamang sa may kaya sila sa buhay ay may karapatan na itong manglait? Wala. Kaya lang dahil marami siyang pera, marami rin itong kaibigan, at dahil doon, malakas ang kanyang loob na gawin ang kahit anong gustuhin niya dahil marami siyang pera. At marami siyang kaibigan na gagawa ng kahit anong ipagawa niya. Ibig sabihin, pag marami na akong pera, magagawa ko rin ang kahit anong gustuhin ko? Oo naman, anak. Kaya kayong dalawa, magsikap kayo sa buhay para hindi na ninyo maranasan ang naranasan kong hirap sa buhay. Ganito na lamang ba tayo lagi? Ang? Anong ibig mong sabihin? Heto pa, palakad-lakad lang sa park, paupo-upo. Eh, anong gusto mong gawin natin? Hindi ba tayo pwedeng manood ng sine? Palabas na ngayon yung Endless Love. Diretsahin mo nga ako. Ano bang pinupunto mo? Ang ibig kong sabihin, manood naman tayo ng sine. Abay, magkasintahan tayo. Pero hindi pa natin nasusubukang pumasok sa sinihan para manood. Ayoko nga. At bakit? Magnobya naman tayo, ah. Eh, kung malaman ng Itay ko, di pagagalitan pa ako. Bakit? Sasabihin mo ba? Hindi, syempre. Hindi naman pala eh. Hindi ko nga sasabihin. Pero may ibang makakakita sa atin. Di isumbong ako. Ano naman ang masama? Kung malaman ng Itay mo, di sabihin mo na nobyo mo ang kasama mo. Naku, di lalo akong pinagalitan pag nalamang nakikipag-date na ako. Ano naman kasi ang masama? Binata naman ako, dalaga ka. Natural lang sa magnobya ang mag-date. Ayoko nga eh. Dahil una, nag-aaral pa ako. Pangalawa, ayaw pa ng Itay ko na makikipag-nobyo kami ng ate ko habang hindi pa kami natatapos ng aming pag-aaral. Oh, Mami, saan kayo pupunta? Bibisitahin ko ang ate mo. Kabuwana na niya kasi. Manganak na siya anumang araw.
Ano kanyang itsura ng magiging pamangkin ko? Ay, gwapo, syempre. Dahil gwapo ang tatay niya eh. Mapalad siya atin, ha? Gwapo lang kasi may, ha? May kaya pa sa buhay. Ganon ang gusto kong pangasawa mo. Maganda. Oh? Teka nga muna. Ano bang plano mo sa buhay? Nakapagtapos ka na ng pag-aaral at may matatag ka ng trabaho dito sa Amerika. Oh, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa manligaw? Ayon sa mga salita ninyo yun eh. Meron na kayong standard para sa babaeng mapapangasawa ko? Isa lang naman ang requirements ko eh sa mapapangasawa mo. Kailangan maganda siya. Mami naman, paano kung nainlab ako sa hindi maganda? O kaya mahirap lamang ang buhay niya? Okay lang ang mahirap ang buhay niya. Basta maganda, pasado na sa akin. Dahil sa status mo na ngayon sa buhay, alam kong kayang-kaya mo nang magkaroon ng maayos na pamilya. Huwag kang mag-alala, anak. At ako na ang bahala sa bagay na yan. Uy, ano yan? My first love. You're everything that I take. You're every step I make. Hoy! Kinakausap kita. Ano pa? Oh! Ano ba naman kayo ate? Nanggugulat ka eh. Paano naman kasi? Kinakausap kita pero hindi ka sumasagot. Eh bakit? Nagsasalita ka ba? May sinasabi ka ba? Ano pa nga ba? Kanina pa kita kinakausap eh. Sige ka ng pagkanta. Sorry ate ha. Di talaga kita narinig na nagsasalita eh. Ano ba kasi yung sinasabi mo? Ang sabi ko, anong meron? Bakit tila ang saya-saya mo? At pakanta-kanta ka pa. Hindi ka naman dating kumakanta eh. Tapos ngayon, pakanta-kanta ka pa. At sa lahat ng kantang pwede mong kantahin, ay, yung pang endless love? Ano naman kasi kung kakantahin ko ang endless love? Masama ba? Hindi masama. Nagtataka lang talaga ako. Hindi ka naman ganyan eh. Ano bang meron? Wala. Masaya lang ako. Yun na nga. Hindi ka magiging masaya nang walang dahilan. Ano ka? Timang? Si ate talaga, oo. Kung hindi bruhang sinasabi, timang ang binabanggit. Expression ko lang yun. Ngayon, sagutin mo ko. Bakit ka masaya, ha? May inililihim ka sa akin, no? Ate, hindi ba best friends tayo, di ba? Oo. Bukod sa pagiging magkapatid tayo, eh. Magiging mag-best friends pa tayo kung... Kung ano ate? Kung ipagtatapat mo sa akin ang inililihim mo. Alam kong may inililihim ka sa akin eh. Bakit mo yan nasabi ate? Hoy babae, matanda ako sa iyo ng ilang taon. Mas marami na akong nakaing bigas kaysa sa iyo. Ngayon, tapatin mo ko. Bakit tila nag-iba ang mga kinikilos mo nitong mga nakarang araw? Ate, pag ba ipagtatapat ko sa iyo eh, hindi mo ba ako isusumbong kay itay at inay? Oo, pangako. Kasi ate, sinagot ko na si Delphine. Ano? May nobyo na ako ate, at ang saya-saya. Ganito palang magka-boyfriend. Ang saya-saya ate! Thank you.
Natutuwa ako. Nakapagtapos na ng pag-aaral ang anak natin. Ay, ako na ba'y natutuwa rin? Kahit paano, ay hindi tayo masyadong mahirapan sa buhay. Sa bagay, nangako naman sa atin si Monica na tutulungan niya tayo sa pag-aaral kay Moira. Mapagmahal na kapatid si Moira. Nadidiwala ako na tutuparin niya ang pag-ako niya sa atin. Natutulungan tayo para makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang kapatid. Inay? Itay? Oh, anak. Bakit naririto ka na? Hindi pa yata tapos ang program eh. Gusto ko lamang pong ibigay sa inyo itong diploma ko. Para sa inyo ito. Dahil sa inyo, kaya ako nakatapos sa aking pag-aaral. Anak, hindi lamang dahil sa amin ng inay mo, kundi dahil na rin sa sipag at tiyaga mong mag-aral. Abay, maraming mga kapwa mong mag-aaral may kakayahan sa buhay ang mga magulang. Pero hindi nakakapagtapos dahil inuuna ang makipaglandian o kaya nagbubulakbol. Sige, dapat adak. Kahit naman may pera kami ng itay mo, hindi mo ibinabayad ng matripula mo. Kaya tamad ka mag-aral. Wala rin silbi ang pera yun. Samantalang ikaw eh. Inay, itay, nagpapasalamat kami dahil nagkaroon kami ng anak na tulad mo. Binigyang kabuluhan mo ang aming pagpapagal ng iyong itay. Nako, bago pa tayo mag-iyakan dito eh, umuwi na tayo at pagsaluhan natin ang munting inihanda namin ng iyong inay sa iyong pagtatapos. Nagsabi sa akin ang anak mo kagabi. Exams na naman daw nila at magbabayad na naman ng tuition fee. Nako, paano ba ito? Nasalanta ng bagyo ang itinanim ko. Wala akong mapagkukunan ng pambayad niya. Naririto na pala ang anak mo eh. Nay, itay, mano po, mano po inay. Kawad ka na po umay kapal. Ano-ano ba itong mga dala po? Natanggap ko na po ang una kong sahod. Kaya ako namili ng kailangan natin dito sa bahay. Ay, dako. Ang anak ko talaga. Unang sahod pa lang eh. Sa halip na sarili niya gudahin. Eh, kailangan pa dito sa bahay ang ginuda. Siyempre naman ho. Bakit pa ako magtatrabaho kung hindi rin lang matutugunan ang pangangailangan dito sa bahay? Nagpapasalamat kami ng inay mo at hindi ka nakalimot, kaya lang hindi ka pa sana na namili. Bakit ho? Eh, kwan anak, kasi mag-i-exams na naman ang kapatid mo at wala kaming maibibigay na pangmatrikulahan niya. Salamat anak. Pinapatunayan mo na isa kang ulirang anak. Yun naman pala eh. Akala ko kung ano na yung problema. Huwag po kayong mag-alala, itay. Ako na pang bahalang magbigay sa kanyang tuition fee. Angelo, maghanda ka at uuwi na tayo sa Pilipinas. Kailan ho? Sa susunod na buwan. Mabuti pa. Kahit papano eh, magkikita-kita kami ng mga kamag-anak ko at kaibigan ko sa Pinas. Anak,
Gusto ko, sa pagbabalik mo dito sa Amerika, eh may maipapakilala ka na sa amin na magiging manugang namin ng daddy mo. Ano? Ang ibig niyong sabihin eh, uuwi lamang ako sa Pilipinas para maganap ng mapapangasawa ko? Anak, nasa hustong gulang ka na. At kami naman ng daddy mo eh, sa ayaw man namin o hindi, lilisanin namin ang mundong ito. Eh, kaya gusto ko, bago namin lisanin ang mundong ito eh, makita ko ang mapapangasawa mo. Eh, bakit sa Pilipinas ba? Pwede naman akong maganap ng mapapangasawa ko dito. Paano? Dito eh, na sa Amerika. Eh, yun na ga. Kahit dito sa Amerika, pwede kang maghanap. Pero anong ginagawa mo? Hindi ka naman naghahanap pa. Gusto mo pa yatang ang babae ang maghanap sa'yo. Mami, iyang pag-aasawa, dumarating kusa yan. Hindi pinipilit. Hindi kailangan hanapin. Para sa akin, Mami, ang isang bagay, para sa akin, kahit hindi ko ito hahanapin, darating na kusa yan. Pagkatapos ng ilang taon, muli kong maaapakan ang aking lutuin ng aking ilang bayan. Ah, teka. Yung sasakyan, nasa salubong sa atin. Tingnan mo, anak. Ah, Mami, si Auntie Sonia yung tayo. Di ba sila yun? Teka. Ah, oo nga. Ang Auntie Suling mo na nga yun. Halika na. Hindi pa niya tayo nakikita. Tayo na ang lalapit sa kanila. Hindi pa rin pala nagbabagong tsuro ni Auntie Suling, ha? Ganun pa rin si dati. Oh, kailangan niyang panatilihin ang kanyang aura dahil malapit na siyang susunod sa atin sa stage. Kamusta ang biyahe ninyo, ate? Ah, okay lang naman. Ah, nakakapagod talaga ang magbiyahe. Eh, teka, bakit ba ako ang pinasundo mo? Bakit hindi ang asawa mo? Ay, nako. Ewan ko ba sa lalaking yon? Ang dami-daming alibay. Eh, ano naman kayang alibay yun? Ah, hindi maiwan yung kabit niya? Kaya hindi kamasundo-sundo? Ha? Bakit? May kabit na naman ba ang asawa ko? Meron, ate. At hindi siya makapagkakaila dahil ilang beses ko na siyang nahuli. Ay, nako. Huwag lamang siyang magpapahuli sa akin ng akto at talagang maghahalo ang balat sa tinalupaan. At sa palagay mo kay ate, magpapahuli yun? Ay, nako. Iba na nga lang ang pag-uusapan natin para hindi tayo parehong maukre dito. Ah, siya nga pala. Kilala mo ba si Adeling, yung nakapangasawa ng Kano? Si Adeling na nakapangasawa ng Kano? Ay, tingnan mo nga naman ano, ang pangit-pangit. Pero Kano ang napangasawa niya? Hindi mo talaga alam ang takbo ng buhay, ano? Oo, ate. Dadalhin na rin ang asawa niyang Kano sa stage yun. Ay, talaga? Oo, at magpapaparty. Magpapadispedida siya. At imbitado ako. Kaya, kung gusto mo, sumama kayo ni Angelo sa akin. Ano? Sasama ako sa iyo eh. Pagod na pagod kami ng pamangkin mo eh. Eh, sa makalawa pa lang naman yun eh. Eh, nakapagpapahinga ka na nun. Oh, ano? Sasama ka? Masaya dun, ate. Kaya sumama ka na. Matatawag mo bang party ito?
Eh, kung hindi spaghetti, pansit ang pagkain. Parang lamay. Ikaw naman, ate. Eh, kahit ka lang pintasera ka. Huwag sa mandaron, lapit tayo. Baka may masarap na pagkain doon. Ay, ma'am. Ay, ano ba yun? Ah, sir. Ma'am. Oh, Norma, bakit? Patapos na kasi ang parte. At tapos na rin ang trabaho ko. Kung pwede sana eh, magpapaalam na ho ako. Ito nga po, sinundunda ako ng adak ko eh. Oh, nandito ka pa pala. Kala ko nga eh, umuwi ka na. Dahil pagluluto lang naman ng sinabi mong gagawin mo dito. Sana nga po. Kaso, kinausap ako na mga tumulong sa akin sa pagluluto na kung maaari daw, ay huwag mo ko silang iwan. So talaga, kahit kailan, hindi marunong humindi. Ah, ito ba ang dalaga mo? Ay, opo. Ah, siya nga pala. Ako na lamang ang magbabayad sa'yo ng serbisyo mo. Kaya kunin mo na lamang sa bahay bukas. Ah, opo, sir. Ah, sige po. Oh, anak, tara na. Ang laki-laki ng bahay ito, inay. Kailan kaya ako makapagpapatayo ng ganitong kalaking bahay? Ano ang kapalarang naghihintay kay Monica? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap nang ating suyuan lagi kong natatanda.